People make mistakes. Marami pong mga mistakes ang nagkakaroon ng very permanent damages in our lives. Well, some mistakes are minor. Meron pong mga mistakes na truly major. Kahit sa kasalanan, may minor, merong major. Sabi ni Lord sa Matthew 23:24, you strain out a gnat but swallow a camel. Yun daw po mga hypocrites, ay hirap na hirap lumunok ng kaprasong niknik o kaprasong insekto, pero kayang lumunok na isang buong-buong kamelyo. In other words, merong maliit at may malaki. Major mistakes affect us for long. They affect us deeply. And they can change the course of one's life for a long time or for the whole lifetime. Ngayon, ang ating mensahe, avoid these major mistakes. Mga particular mistakes that people who love life should avoid. Heavenly Father, we pray for a simple message that comes only from your heart into ours. Payapain niyo po nawa kami, Lord, kung meron pong kakompetensya para sa aming atensyon ng inyong katuruan ngayon, aming isinusuko. We surrender everything to you, our mood, our feelings, our fears, our preoccupation, our interests. Sinusuko namin lahat, Lord, at sa ganun walang maging kaagaw ang inyo pong salita para sa aming atensyon. We surrender our hearts to you, Lord. Turn our hearts into fertile grounds into which you may plant your word, the seeds of truth. And may these seeds take root and bear fruits for your glory, for our righteousness, and for life that is meant to be lived in full and to the full. Be our speaker, Father. We reject and rebuke all lies, all work of evil, all presence of evil men and evil spirits, anything that will hinder your blessing, we reject by the power of the name of Jesus. We bring every thought captive to the name of the Lord. And we ask you, Father, sit on your throne of power. Take delight in your people. Speak powerfully. At nawa ang inyo pong salita, maging kalakasan, maging pagkain namin. Mangusap po kayo, Panginoong may kapangyarihan. You have given us free will, but we surrender that will to you now. And we ask you, let your will be done. We seek you, confident that you hear, as we ask in Jesus' mighty name. Major mistakes. Avoid these major mistakes. Marami na po mga naging mistake ang buhay. Maraming regrets ang mga tao. Kaya kailangan habang may lalalabi pang panahon ay matutunan ang mga dapat matutunan at nasa gayon maiwasan yung mga hindi kailangang mga sugat sa ating puso. Avoid mistakes in the areas of hurting people's ego. Isa po yan sa pinakamahalaga. Avoid hurting. Meron ka ng reason or excuse to hurt other people also. So Titus chapter 3 verses 1 to 2. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. Pagka ganito po yung ating behavior, we will prevent this mistake of hurting people's ego and feelings. Tayo man po siguro kung ating sasariwain yung mga panahon na nasaktan tayo at kung may mga mahilig dyan magtanim ng sama ng loob, mag-ingat ng mga galit-galit, pag binalikan natin yung nakaraan, ang pinagmumula ng mga pinakamalalaki natin, mga hinanakit, mga sama ng loob at iniipon-ipon sa buhay na kahit hindi dapat may nag-iipon yan, ay yung nasaktan tayo, nasaktan ang ating damdamin. Hindi bali na yung pinagod tayo, hindi bali na yung nalamangan tayo, hindi bali na yung tayo ay nasaktan physically, tayo'y nadapa, napatid, nahiwa, pero yung sinasaktan yung ating kalooban, mahirap kalimutan. Of course, by grace of God, we can forget and bring this behind us. Pero ang ating pong aalalahanin, tayo lalo mga Christians, we should avoid hurting people's feelings. Pwede naman natin pag-usapan ng isang bagay na napaka-academic lang ng usapan, napaka-scientific, napaka-detached, walang personalan. Hindi na kailangan personalin. Hindi kailangan sinasaktan ng damdamin ng tao. You can say, hindi ko gusto ang ginawa mo, pero iba naman yung hindi kita gusto. Pwede natin masabi sa isang tao, maling-mali yung asal mo kahapon, pero iba-iba naman yung maling-mali ka talaga. Kasi ina-attack na natin yung tao nun. Pwede natin sabihin na, alam mo, meron kang ugaling pangit kaysa ang ikaw talaga, puro kapangitan.
Kaya we avoid hurting people. Gaano karami na po nasaktan natin? Kumisan, hindi pa tayo masyadong conscious. Pero pag tayo itong nasasaktan, alam natin. And some people keep records of wrongs pa. Avoid. Because you don't want to destroy others. And you don't want other people to be too destroyed that they also would like to destroy you. Pangalawa po na isang malaking mistake na dapat ay wala sa vocabulario at sa buhay ng Kristiyano. Avoid damaging, destroying, and blocking beginnings or beginners. Avoid blocking the way of beginners. Everybody needs help, especially in the beginning of their careers, in the beginning of their lives, in the beginning of their business, in the beginning of anything. Huwag po tayong hahadlang. Sapagkat yung mga taong hinahadlangan natin sa mga pasimula, bihira sa kanila nakakalimot na aalala nila na ganun ang record natin sa kanilang buhay. Romans 14:13. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Huwag tayong humadlang sa mga pangarap ng iba. Huwag tayong maging kontrabida. Kadalasan dahil lang sa inggit, dahil lamang sa jealousy, we block people's ways. Sabi, don't be a stumbling block. Especially to children. Ang dami-dami mga tao damaged for life because they were damaged when they were children. Laging sinabihan ng pangit ka, pangit ka, pangit ka. Kaya nung tumanda hanggang mamatay na lang, walang ginagawa kundi i-prove na maganda siya. At siya din nagiging pintasero o pintasera. Lagi na lamang pinipintasan, pinapagalitan. Lalo yung mga bata that receive violence, laging ginugulpe, inungudngod, sinasaktan. Nagiging very violent ang nature nila buong buhay. Mga bata na na-deprive, kaya tuloy buong buhay, ang gusto nila mag-collect na mag-collect, kumuha ng kumuha para i-counteract yung kanilang deprivation. Naapi ng naapi ng naapi. Ang nagiging tendency tuloy, mang-api ng mang-api ng mang-api pag sila na ito nagkaroon because they were damaged. Let us not damage children. Laging balance dapat ang approach natin sa kanila. At kung tayo naman yung na-damage, yung tayo children pa, abay tama na ang kasasabing kasi naapi ako noon, kasi kawawa ako noon, kaya ganito ako ngayon. Dapat makagraduate na tayo doon because if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. Hindi pwede na tayong mga Christian, lagi na lang natin sisisihin yung mga lola natin, inapi tayo noon, sinaktan tayo nung ganito pa tayo, kawawa naman tayo nung maliit pa tayo. Kasi pag tayo hinugasan na ng dugo ni Kristo, pwede nang mabago ang lahat. Sinabi kong pwede kasi hindi naman automatic na mabago kung ayaw nating baguhin at pinagpipilit na natin yung dati, hindi nga yun mababago. But with the power of Christ, it is possible na malimot yon at magkaroon ng bagong pasimula. Kaya nga sinasabi, you are born again. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Behold, the new has come. Merong possibility of a new beginning. Kaya sabi ni Lord sa Matthew 19, verse 14, Jesus said, let the children, little children, come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. So yung mga bata, bata pa lang, dali na sa Panginoon. Huwag turuan ng mali. Huwag palakihin sa mga kamalian. Huwag palakihin sa violence, sa carelessness, nakakakita ng immorality, kasi nagiging ganun sila. Huwag hadlangan yung mga neophytes, yung mga trainees. At lalong-lalo, huwag nating i-damage, hadlangan, i-discourage yung new Christians. Mga bagong-bagong mananampalataya. Your mistake can affect them for life. Your mistake can affect them for long. Itong si Sigmund Freud has very lengthy thesis on these subjects. Yung child abuse, effect ng mga pang-aapi at pangkakawawa sa mga bata. Tayo mga Kristiyano, dapat ay maingat na maingat sa pakikitungo lalo sa mga bata. And if you were the victim, as we have said, get over it, get on with life. Hindi tayo pwedeng mabuhay na laging ang excuse na api kasi ako nung bata ako, mahirap kasi kami nun, kawawa kasi ako, at sa lagay hanggang kamatayan, yun na lang ang gagawin mong excuse. Pwedeng lampasan yan. With the power of Jesus, by the blood of the Lord, we can transcend even horrible pasts. Another mistake, a major one that we should avoid, is avoid making commitments. Avoid making commitments that tie down much time, or commitments that involve the unforeseen
future. Mag-ingat at huwag magkamali, for instance, in making commitment in marriage. Bago magpapakasal, mag-isip na mabuti. Hindi ko, ba't mo pinakasalan? Gustong-gusto ko ang cologne. Ganon lang. Bakit mo pinakasalan? Nabalitaan ko maraming mana. Bakit mo pinakasalan? Ang lalim ng dimple. Dapat malalim kasi marriage yan eh. And you know, we Christians, ang marriage is for life. Walang atrasan. Diba? Parang kaning isusubo. Hindi iluluwa pag napasok. Importante, walang solean. Kaya pinag-iingatan. Maingat tayo sa mga contracts and partnership. Why? Because they tie us down. Contracts tie us down. Kaya lalong-lalo yung mga marriage contract. Ano sabi sa Matthew 19:6? Therefore, what God has joined together, let man not separate. So you don't ever commit a mistake in marriage. Ngayon sa inyo, Pastor, nagkamali na ho. Ay po, no? Wala na tayong magagawa dyan. Get on with it. Get the most out of it. And yan ay hanggang kamatayan. Kailangan panindigan. Pero yung mga hindi pa, hindi naman lahat ng nag-aasawa, siyempre, nagkakamali. Meron naman talagang napunta sa paraiso. Pero bihira. Kailangan maingat. At isa pa pong dapat na sabi ng iba, naku, Pastor, kung nakilala ko lang kayo noon at yung Diyos at nabasa ko na yung Biblia, hindi sana ang gulo ng buhay ko. Kung nalaman ko lang itong isang mistake na ito, never ever make the mistake of guaranteeing for someone. Huwag kayo magiging guarantor. Uutang siya, guarantor kayo. Pag tumakbo kayo, magbabayad. Bakit nyo ginagaranti? Diyos ba kayo? Alam nyo ba na babayaran niya? Alam nyo ba na may intention siyang magbayad? At kung may intention man, alam nyo bang kayang magbayad? At kung hindi niya kayang bayaran pagdating ng panahon, alam nyo ba na kaya niyong bayaran? Hawak nyo ba ang future? Proverbs 11:15. He who puts up security for another will surely suffer. But whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Yun po kasi pag-garanti sa utang ng may utang, sa Israel, tinatawag sometimes yan na striking your hands in pledge. Meron silang ginagawang konting seremonya, may pledge, o ikaw na ngayon ang garantor. Sabi, huwag kayong mag-garantor. Sabi, paano yan? Magagalit yung kaibigan ko. Pagka yan hindi nagbayad at ikaw na napasubo, magkakagalit din kayo. Darating din yon, agahan mo na. Hindi ka pa napahamak. Kasi kung makikipagkagalit sa'yo dahil ayaw mo mag-garanti, anong klaseng kaibigan yan? May condition ng friendship niya na kailangan ikaw yung napapahamak kung hindi niya kaya yung kanyang mga pananagutan. Ang dami pong teaching sa Bible, hindi ko na iisa-isahin, dadagdagan ko lang ng isa pa. Proverbs chapter 6, verses 1 to 5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself, press your plea with your neighbor, allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of a fowler. Sabi, anak, kung malaman mo ito, nakapag-pledge ka na, nakapag-guarantee ka na, itong gawin mo, huwag kang magpahinga, huwag kang matulog, huwag kang magpabaya. Palayain mo ang iyong sarili sa kinasadlakan mo na patibong. Kung kailangan ka makiusap, pag makaawa, bawiin mo ang pledge mo. Sabi ko nun. Kung papano yung usa na nasa kamay na ng mga mamamaril at mga hunter ay pinipilit na makawala, ganun ang gawin mo. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of a fowler. Di ba yung ibon nga po, pagkaya na inabitag na, ay talagang lipad ng lipad, palag ng palag, kailangan gusto niyong makalaya. Sabi, yan ang gawin mo kung nagkamali ka na maging garantor. Marami po akong kilala mga garantor sa pahamak sobra. Yung isa pa nga, siya ay guarantor, siya ang husband, siya ang head of the family. Pagkatapos, nung siya ay biglang sumakabilang buhay ng wala sa panahon, ang balong babae, kinailangan pang magbenta ng mga lupa para bayaran yung mga ginaranti ng kanyang asawa na hindi binayaran ng mga original may utang. At ang mayabang pa, yung mga may utang. Yung mga tagapagmana, ang mga nawalan dahil nag-guarantee ang kanilang tatay. Sabi, hindi dapat. At ang Biblia ang nagsasabi,
Pag may lalapit sa inyo, ipwede ba kayo mag-guarantee? Okay, alam mo ba? Anong sabi ng Proverbs 11:15? Pakibasa. Dahil baka kayo ang sisihin. Ngayon, kung willing kayong mapahamak, mag-guarantee kayo, be prepared for the worst. Huwag nyo nang ipalagay na kaya niyang bayaran. Ipapalagay agad, hindi niya ito mababayaran, ako magbabayad nito. Kung sa umpisa pa lang, willing and able kayo, sige, mag-guarantee kayo. Pero huwag nyo sabihing, di, siya naman ang magbabayad niyan, dekorasyon lang yung pirma ko dyan. Anong talaga yung dekorasyon? Kaya yan nandyan, para kayong habulin pag hindi nagbayad yung original na may utang. Kaya sabi ng Panginoon, at sabi sa Biblia, gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong magkakamaling maging guarantor. Paano matatahimik ang buhay nyo? Paano kayo makakapag-enjoy na nagsuswimming kayo? Iniisip nyo, ano ko, yung inutang na kotse ni ganun, yung bahay niya ganun, baka hindi mabayaran, ako magbabayad. Paano kayo mahihimbing? Kaya sabi, huwag kayo munang humimbing, huwag kayo magpahinga. Free yourself. Of course, kakambal nito is do not make the mistake of making promises. Unnecessary promises. Lalo yung mga promise ng Diyos na hindi naman tutuparin. We should be serious. At pag-promise sa Diyos, hindi natin sinasabing huwag kayong mangako. At sinasabi natin, pag nangako, tuparin. Numbers 30 verse 2, when a man makes a vow to the Lord or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word but must do everything he said. Pag may commitment tayo kay Lord, may pledge tayo kay Lord, meron tayong usapan at kasunduan, dapat tuparin. Remember this, a person is the master of the unspoken word, but the slave of the spoken word. Yung alam natin, habang di pa natin sinasabi, alipin natin yon. Pero yung salitang binitawan na natin, tayo na ang alipin nun. Meron kang pintas na nasa isip mo laban sa isang kapwa, hindi mo pa sinasabi, you are the master of that idea. But the moment sinabi mo na, ikaw na yung sunod-sunuran, takot na takot ka na, baka ka mabisto, baka malaman, ikaw na ngayon ang alipin. Kaya ang marurunong na tao, hindi mga hilig magsalita masyado. Kasi pag may sinasabi ka, nauobliga ka na patunayan yon, nauobliga kang gawin ngayon, eh kung meron tao sinisiraan mo, alam mo, si ganyan, ganyan, tapos nalaman niya, hindi mo malaman kung paano babawiin yung sinabi mo, hindi mo malaman kung paano aatras sa sinabi mo. Kaya ang hirap-hirap. It is important to be the master of the unsaid word. Siyempre, yung word na yun ngayon, hindi na lang said, kundi kumisan written, lalo kontrata na. It's important to be peaceful. Another major mistake that we Christians should avoid is avoid trusting people too much. Placing much of your well-being and wellness, your security, your assets and treasures in the hands of others. Jeremiah 9:4-6, bagamat may sariling context ito, meron tong general truth. Beware of your friends. Do not trust your brothers. For every brother is a deceiver, and every friend a slanderer. Friend deceives friend, and no one speaks the truth. They have taught their tongues to lie. They weary themselves with sinning. You live in the midst of deception. In their deceit, they refuse to acknowledge me, declares the Lord. Of course, the prophet Isaiah means a very particular group of people in a particular place and time. But what is important here is to get what is universal in what was said. Sino po ba ang nakakapagtaksil? Di ba yun lang naman pinagtitiwalaan? Kaya yung mga iba sasabihin, ako, na 1, 2, 3 ako, na-deceive ako, pambihira, pinagtiwalaan ko pa naman, close pa naman, pinsan ko, tiya ko. Natural, hindi naman kayo pwedeng dayain nang hindi nyo pinagtiwalaan muna. 2 Timothy 2:26, then they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. The general concept that we like to get from this verse is the devil lays out entrapments. Naglalagay siya ng mga patibong at nang sa gayon tayo mabulid, mahulog at mahirapang mawala pa. Huwag mong nakikipag-partner with evil. Pagka mayroong mga nanggugulo, huwag kayong makikisali. Pagka may mga taong mahilig manira, huwag kayong makikipagkwentuhan. Pagka mayroong silang mga masasamang mga balak, mandaraya, mangsisinungaling, huwag tayong magpa-participate because we are making partnerships with the devil. At yon ay hindi pwedeng walang bayad. Kuminsan matagal lang bago dumating yung mga punishment niyan, pero hindi pwedeng hindi. Be sure that your sin will find you out. Sabi yan sa scripture, whatever you plant, you will harvest. It is impossible not to harvest what you plant. Another major
error that we can avoid and should avoid is living in a lie. Having a major pretense. Wearing a big false mask. Because you are going to be oppressed, you have to be on guard, and you will be insecure all the time if you are living in a lie. John 3:21, but whoever lives by the truth comes into the light. Kailangan sa totoo. Huwag tayong nabubuhay sa pagsisinungaling, sa pagkukunwari, sa balat kayo. Kasi hindi kayo matatahimik dahil any moment natatakot tayo na mabunyag ang ating mga inililihim. Kung ang mga tao will not accept us for what we really are, then sorry, we cannot be friends with them, we both lose. But you cannot just want to win friendships by not being yourself, because that's going to be very stressful. Not being oneself is stressful. Hindi naman natin sinasabing lahat ng kasalanan natin, warts and all, eto na ako, tanggapin mo na ako. Of course, we will have to change from glory to glory, but we have to begin with who and what we really are. Do not stand taller than what you really are. Kailangan yung totoo para payapa ang buhay. John 8:32, the truth will set you free. Once more, this verse can give you many, many applications. But the general truth is, if you are living by the truth, you are a free man or a free woman. Hindi mo kailangan to make up stories for yourself, and you don't need lies to cover up the other lies. And the problem with one lie is that it will require another lie just to keep it away from the light of the truth. Kaya mahalaga po yung totoo tayo sa sarili. Another major mistake that we should avoid is being ungrateful. Biting the hands that feed you. Returning evil for good. Sa atin naman po mga Pilipino, malaking bagay ang utang na loob kaya hindi na kailangan pa sigurong ipakadiin-diin. Malaki sa atin na kalapastanganan yung hindi pagtanaw sa utang na loob. Lalong-lalo ang pagsukli ng masama sa mabuting ginawa ng ating kapwa. Proverbs 17:13, tandaan ito ng mga gumagawa ng mali at nagsusukli ng pangit sa kagandahang tinatanggap natin sa kapwa. If a man pays back evil for good, evil will never leave his house. Nakakatakot pala. Nakakatakot na suklian mo ng mali ang mga tamang ginagawa ng kapwa. Nakakatakot na suklian ng kasamaan ang kabutihan ng iba. Sapagkat pag daw ganun po ang ating kostumbre, hindi lilisanin ng kasamaan, ng evil spirit, ng evil itself, ang ating buhay. Lagi na lang ang gagawin natin mabigat. May project ka, ayaw magtagumpay. Nagtagumpay man materially, pero kulang. Meron kang kulang sa iyong puso. Inside every man's heart is a God-sized vacuum that only God can fill. And unless that is filled, you may have all kinds of things, but you will remain empty. Kaya mahalaga po yung lugar na yun ng Panginoon ay puno. Pero paano mapupuno yan kung puno yun ng evil? Alam niyo, ang Holy Spirit, ayaw naman niyang tirhan, siyempre, yung mga maruruming habitations. Kailangan maayos ang ating buhay. At isa sa mga major magnets for evil to come into your life is to return evil for good. Ginawan ka na ng mabuti, iimbento ka pa ng storya. Tinulungan ka na, mali pa ang iyong ibabalik. Pinagbigyan ka na, aabusuhin mo yung kapwa. God is a God of justice. At ayaw ng Panginoon ng ganyang mga ugali. Kaya napakaraming mga pagkakamali siguro ang hindi conscious yung iba. Kaya yung buhay nila ang bigat. Kahit anong gawin na lang nila, kaya magtagumpay sila materially or not, ang bigat pa rin. Kahit ano na lamang ang gawin nila, hindi sila masaya. Kahit anong hanapin nila, matagpuan man, parang wala dun yung hinahanap. Kasi pala, evil does not leave their house because of ingratitude. And of course, finally, although I like to share many things, but we'll share 8 things, one major mistake that we should never commit is fighting God. Sino magwawagi? Yung mga iba lumalaban sa Diyos. Sabi, hindi ko naman nilalabanan ng Diyos. Oh, alam na alam mo yung utos ng Diyos, turn right, nagta-turn left ka, edi lumalaban ka. Alam na ang sinasabi ng Diyos, don't do this, as ginagawa mo, edi lumalaban ka nun. At sinabi naman niya, do this, hindi mo naman ginagawa. Hindi lumalaban kami. Many people don't realize that they declare war against God.
with what they do and not do, even what they think of and what they do not think of. Proverbs 21:30, there's no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Hindi pwede magtagumpay. So, one major error is fighting God or fighting God's will. And another, of course, version of that is fighting God's anointed servants. May gustong ipagawa ang Diyos sa isa niyang servant, pinipigil mo. Mayroon siyang gustong move, ayaw mong payagan na mangyari at kinakalaban natin. Tulad ng ginagawa ng Sanhedrin, the religious people, during the times of Peter and the other apostles. Kaya pinipigil nila sila Peter na mag-preach. Iniisip nila, tao lang itong pinipigil. Sinasaktan pa nga nila, binugbog pa nga nila yung mga tao. Huwag na kayo magtuturo sa pangalan ni Kristo. Pero nung umalis na itong mga alagad ng Panginoon, anong sabi ni Gamaliel sa mga kapwa niya, mga teacher, mga mangangaral, sabi niya sa Acts 5:39, yung itinuturo nila, if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Kapag may ginagawa po mga kapatiran natin o may ginagawa yung kabilang church doon, yung isang congregation doon, yung isang Christian group dito, huwag tayong bara ng bara. Kung hindi yun ang calling natin, yun ang calling nila. Kung hindi yun ang style natin, yun ang style nila. Huwag kang laging namimintas. Huwag ka nalang lagi na lamang na sila ay masama, tayo lang ang tama. Sila ay mali, tayo lamang kung tama, tayo lang ang mabuti. Kung minsan ang mga pumipigil sa ginagawa ng mga Kristiyano at ipinapagawa ng Diyos, hindi naman kumisan ng mga demonyo ang pumipigil, kapwa Kristiyano. Bakit sila magpe-pray? Dapat kami ang nagpe-pray kasi franchise namin ang prayer. O bakit sila maglilid ng worship seminar? Dapat kami kasi kaming kilala dyan. O bakit nila ginagawa yon? Mga hinahadlangan kumisan. Pero pag hinadlangan mo ang iyong kapatid na gumagawa ng kalooban ng Diyos, eventually, you will find yourself opposing God. Kaya dapat nag-iingat po tayo. Maingat tayo, lalo sa ating pag-handle ng mga kapatiran natin, especially mga kapatiran that we don't agree with. We don't always agree naman eh. But it doesn't mean that we should quarrel. And when we do not agree with each other, when we do not agree with each other's theologies and methodologies, we should doubt our scholarship before we doubt the integrity of the next person. Kailangan nag-iisip tayo dyan. Baka kinakalaban ko ang Diyos. Paano tayo magtatagumpay? May mga tao pa nagtatampo sa Diyos. Limang biyernes na ako nananalangin, hindi pa ibinibigay, ayoko na. Ang tagal-tagal ko na nagsaserve sa Sunday school, yung pinapanalangin ko, ayaw pang ibigay, ayoko na magserve. Huwag kayong magtatampo sa Diyos dahil wala kayong panalo. Kung may ka-love team kayo, makipagtampuhan kayo siguro. Kung minsan nananalo ka, kung minsan talo ka, but how can you win against God? At wala naman tayo sa lugar. Ang nagtatampuhan lang yung equals. Hindi naman tayo equal with God. Wala tayong karapatang magtampo. Creation lang naman tayo. Lahat ng ating dinatangkilik, everything that we have, came only from God and continues to come only from God. So, you never put yourself on equal plane with the Lord. So, hindi ka dapat nagtatampo. Ang tampuhan ay for equals. Halimbawa, well, nakakita ka naman ng amo at ng kanya empleyado yung nagtatampuhan. Parang wala sa lugar. Merong amo, hindi siya gagamit ng kotse niya kasi nagtatampo siya sa driver. Parang mali, ano? Yung driver, ayaw pag-drive ang amo kasi nagtatampo siya. Ang tampo sa magkapantay at hindi natin kapantay ang Diyos, huwag kayong mangangahas magtampo. Wala tayo nun sa lugar. Tayo hingi ng hingi, hindi ibinibigay, pasensya ka. May patago ka ba sa Diyos? Wala naman. Kaya kung tayo humihingi at binibigyan, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Wala naman tayong patago. Wala kang deposit, gusto mo mag-withdraw. Tapos nung tumalbog ang cheque mo, nagtatampo ka sa bangko. Kailangan lumulagar tayo sa tama. Kung ang mga Kristiyano lang lalagay sa tama, maraming bagay na mapapalagay din sa ayos. All mistakes are bad, but some mistakes are worse than others. Avoid all mistakes, but avoid very specially the major ones. What mistakes can be considered major? Ano ba yung ating criteria to say that a mistake is major? A mistake may be considered major if its effects can be so disturbing, so deep, so destructive, and so long or permanent. What do we do? Seek the Lord's guidance. Seek the Spirit's discernment in recognizing mistakes before they destroy you and before they destroy others. Psalm 119:125. I am your servant. Give me discernment that I may understand your statutes. Humingi tayo ng discernment.
Katulad ng dalawang tao nag-aaway. Kaya nag-aaway yan, sasabihin nila, tama ako. Sabi din ng kabila, tama rin ako. May nag-aaway ba naman na dalawang tao na yung isa hindi naniniwalang tama siya? Kaya nakikipag-aaway yan. Akala niya, tama siya. So the mere fact na nag-aaway siya, at least one of them is wrong, or both of them could be wrong, or who knows, both of them could be right. Except that their scholarship cannot reconcile the seeming difference that they have for the moment. Kaya mahalaga, humihingi tayo ng discernment. Hindi ko mo nagdi-disagree tayo sa ibang tao, tayo na yung tama at mali na agad sila. Kahit tayo gano'ng ka-convinced that we are right, we must leave this space in our hearts. But there's a possibility that we may be wrong. For all the mistakes that we've already done, what do? Repent from and avoid repeating horrible mistakes. Kung nangyari na, tama na. Ipagsisi, talikuran, and then begin to do the right thing. 1 John 3:6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Huwag din tayong sobrang malibang na itinas mo ang iyong kamay, tinanggap mo na si Kristo, so anak ka na ng Diyos, pupunta ka na sa langit. Sabi, ang isa sa mga katotohanan at patunay na tayo ay anak ng Diyos, you don't keep on sinning. You don't become sinless, but you sin less and less and less. Less in frequency, less in intensity. Kaya nakikita mo, talagang ang kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Bawas ng bawas ng bawas ng bawas ang ating mga kamalian at ang ating mga kasalanan. Well, probably no human being can reach the point of moral perfection this side of eternity. What God expects is that we should move from glory to glory to glory. That every day that God gives us is a day well invested into becoming more and more like Jesus. Kung nagkaroon na tayo ng mga pagkakamali, siguro po kung tayo above 14 years old, eh marami na talaga tayo naging pagkakamali rin. The Lord restores those who have made mistakes, but repent. You have made mistakes, but you repent, the Lord can restore us. Job 22:23, if you return to the Almighty, you will be restored. Walang pagkakamali na hindi kayang abutin ng Diyos. Walang lalim na kinasadlakan natin, kinahulugan natin ng mga bangin na hindi tayo kayang abutin ng Diyos para iahon. Walang layo na hindi kaya niyang maabot. God is only a prayer away. 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ito yung mga tao nagsasuffer na kailangan mag-suffer sila dahil either they go through trial o kaya meron talaga silang pagkakamali and they have to be chastised. But God is a God of restoration. Kung binapayagan man yan na tayo dumaan sa mga pansamantalang mga hirap at mga pait at mga sakit, ang wakas niyan, kung tayo lumalapit sa Kanya, nagsisisi, napapasakop, ang pagwawakas niyan ay tayo ay mabubuong muli. It is important. And let us help restore those who were damaged by our mistakes. Meron tayong nasaktan, nagkaroon ng inferiority complex yung tao dahil sa patuloy nating pang-iinsulto. Kumisan merong mga asawa na buhay yung kanilang pagkatao, pero after 10-15 years of marriage, sa kaganyan na sila lugo-lugo. Kasi laging ginagawa ng asawa, ikaw kasi, laging nilunok-nok-nok-nok, laging na lamang iniinsulto, laging minamaliit. So, yung dating bubbly wife, naging na ngayong luoy-luoy. Nung makuha niya doon sa tatay, parang sariwang-sariwang ubas. Bakit mukhang champoy na ngayon itong babaeng ito? Anong klaseng asawa ang naging asawa nito? Dating ubas, naging champoy. Hindi nag-bloom, no? Kasi may mga asawa, walang ginawa kundi i-down ng i-down yung kanilang asawa eh. Sa harapan ng iba, ikukwento, ayan, alam mo, ganito, ganang, ganyan-ganyan. Hindi yan marunong lumangoy. Hindi yan marunong kanyan, ganyan-ganyan. Hindi yan marunong magpalit ng gulong ng flat. Yung ego tuloy ng asawa, nawala na nang nawala. Meron namang lalaki, ganun din ang pamimintas lagi sa asawa niya. Walang isip kundi niluluto ng mama niya. Ang mama ko, ganito magluto. Ang mama ko, ganyan. Ikaw, ganito. Ang mama ko, leche plan. Ang leche plan, mo, parang puding. Alam niyo, gusto nating matest kung anong effect natin sa tao that we deal with. Tingnan niyo yung before and after. Before the person became close to you, ano yung pagkatao niya at ano yung after a while. At kung meron po tayo na damage because of our mistakes, hindi pa huli. God is a God of second chances.
Meron pa tayong pagkakataong ituwid yan. Kung tayo willing and humble enough to acknowledge our errors, and then willing tayo to work double time to restore people. Numbers 5, 6 to 7. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, when a man or woman wrongs another in any way, and so is unfaithful to the Lord, that person is guilty and must confess the sin he has committed. He must make full restitution for his wrong. Add 1/5 to it and give it to the person that he has wronged." So kung meron ka daw na naatrasuhan na tao, kwentahin mo lahat ng atraso mo at lagyan mo pa ng konting interest at ibalik mo sa kanya. So kung ang pang-atraso natin, we verbally abuse someone, pinintasan natin ng pinintasan, dapat ngayon ay purihin mo yan ng purihin. Dapat eh, baligtarin mo. Humanap ka ng totoo, yung hindi bola, na puri, at kailangan ibalik mo yung kanyang sigla. Kung nasira natin yung self-respect niya, kailangan tulungan natin siyang buuin yun. That's why it is important to avoid great mistakes. May mga mistake na nawawala. Siguro kumisan, natabig kayo ng sino, may waiter na buhusan kayo ng kumukulong soup. Diba? Nakaka-recover din naman tayo dun eh. Saka hindi 10 years later eh, sa panaginip po, lumalabas pa yun. Pero yung mga pinagsalitaan tayo na masakit, ininsulto tayo, sinira ang ating self-respect, ang lalim ng sugat. Kung tayo yung nasugatan, magpatawad na tayo and get on with life. At kung tayo yung nakasugat, humingi tayo ng tawad. Pay, restitute, and never do it again. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa inyo. Salamat sa mga paalala niyo. Gusto-gusto niyo kami magkaroon ng mapayapa, tiwasay na buhay. Kaya ayaw niyo kami nagkakamali. Kayo ang katotohanan. Kayo ang totoo. Kayo yung gamot sa buhay namin. Panginoon namin Diyos, ipamukha niyo nga po sa amin ang tunay na kalagayan ng aming espiritu. Ano nga ba ang mga kamalian namin? Kami ba ay mga mababangis na mga tao? Pag nagagalit ba kami, nagpapawala kami ng mga salita na sumusugat sa puso ng aming kapwa? Kami ba yung mapagmahal sa aming mga kamag-anak, pero oras na nagalit kami, ay kami ang kauna-unahang sumusugat sa kanilang puso, Panginoon? Gumagawa ba kami ng mabuti, subalit ang lahat na ito'y nabubura, oras sa kami naman ay nagsalita at nanakit ng kapwa namin, matagal na sana namin ginagawa ng mabuti. Pero ang naaalala rin naman yung mga kamalian namin, nagiging counterproductive, Lord, ang kabutihan namin kung hindi namin tatanggalin yung kasamaan. Nababaliwala ang mga tama namin ginagawa oras na gumagawa kami ng mga mali. Unmask the work of the devil, O Lord. Give us discernment to see the deception. There are some of us na matapos gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, we begin to think that we're entitled to hurt them, that we're entitled to be mean to them. Once more, Lord, this just diminishes and trivializes the good that we're already done. Teach us to be discerning. Ituro mo sa amin, Panginoon, na matapos kami magtanim ng mabuti, huwag naman namin itong bunutin at sirain sa gagawin naman namin masama. At sa mga kapatid na narito ngayon, na kayo ko sa iyong presensya, nasugatan ng iba, nasaktan, hanggang ngayon nagdaramdam, naghihinanakit, ituro mo sa amin magpatawad. At nasa ganun, mapalaya namin, Panginoon, yung nagkamali sa amin, at kami man makalaya sa kamali ang ginawa nila sa amin. We believe, Father, that only by forgiving can we set wrongdoers free and we can set ourselves free from the wrong they have done. Give us the grace to understand the depth of what it means to forgive. Panginoon, sa mga mali namin ginagawang alam namin mali, pero patuloy pa rin namin ginagawa o nagagawa kung kami ay nalilingat. Turuan mo kami maging mapagbantay. Teach us to be serious with our godliness. Mga kapatid, sa ilang saglit tayo, patuloy na yumuko sa presensya ng Panginoon at hayaan natin kung tayo ay mga nasaktan ng ating kapwa, tayo ay napagkamalian, humingi tayo ng comfort from the Lord. Hingin natin ang kanyang pagpapagaling sa mga sugat ng ating puso. We hear the word of God not to be informed. We hear the word of God to obey the word of God.
And let's make firm resolve to obey. Kung may mga ginagawa tayo, mga mali, kalikuran. Walang katuturan na maalaman ng totoo kung hindi natin ipapamuhay. Be with the Lord for a while. Let the Spirit